bida, ayaw niya magpakita. Ayan, naghintay kami dito ngayon sa Umbigay. Sobrang tagal ng appointment namin kanina pa, siguro mga 2 hours na ako naghintay dito, hindi pa rin tinatawag, pero nakalista na kami, ako pala, tsaka may binigay silang number. Ayan, so hintay na lang natin na mag-beep to, tapos papasok tayo dun sa loob. So yun siya, bali guys, magpapatrans di ako in trans view ultrasound, and then magpapakonsult tayo. Ayan, by the way, sa pangalawang doctor ko to, kasi dun sa una, 1 year ago na, parang sa sobrang bilis ng doctor magsalita, parang hindi ko siya maintindihan kasi may ano ba nun, may COVID ba nun, tapos sabay na sa salita siya, talaga parang hindi ko maintindihan dahil na sobrang bilis niya magsalita, and mabilis din dun. Kasi nga parang magmamadali sila din. Pero dito parang un-chill lang. Kasi parang talagang kinukonsulta talaga nila kung ano yung problem ng kanilang patient. Tsaka marami nagsasabi dito na maganda daw yun. Maganda daw dito sa clinic na ito. Pero may medyo pricey lang siya guys. But we'll see. Hindi pa naman kanya nagbabayad. Hindi ko pa alam kung magkano yung kanilang consultation and then yung ultrasound. Pero yung nilagay ko doon, since nagtanong sa akin yung secretary ko ano daw ba yung kapakonsult ko, sabi ko sa kanya, mahirap mag-untis yan. So nilagay ko doon, gusto ko mag-untis. Ayan, hindi, kasi dalawa yung sinabi ko sa kanya, magpa-consult and then ultrasound. Pero parang wala ngayon yung doctor nila, kasi narinig ko kanina parang wala yung doctor nila sa Thursday pa. So hindi ko alam guys, pero update ko kayo mamaya. So kanina 2 hours yung biyahe papunta dito, and grabe, sobrang pareho kaming dalawa na sobrang sukan-sukan, tapos pigil na pigil na talaga ako sa suka po dahil syempre may kasama akong bata, and then wala kaming plastic na dala, ganyan. So sabi ko talaga kailangan di ako masuka, kasi pag ako nasuka, masusuka na rin yung isa. So ako lang dapat talaga pupunta dito, nagsabi ako sa kanya na pupunta ako bukas, joke ko lang naman siya, pero sabi niya gusto niya daw sumama. So yeah, so tinanong ko siya kung sa susun, kung sasama ko ba siya. Sabi niya hindi na daw siya sasama. Ayun, kasi nga 2 hours yung biyahe. Umalis kami ng bahay mga 5:30, nakasakay kami mga around 6, ayan 6 nakasakay na kami. Buti nga lang ang bilis lang ng bus, nakasakay kami agad, kasi minsan talaga pagka sobrang tagal ng bus din maghintay, minsan nga half hour ganyan. Pero kanina since maaga, and then Monday mabilis lang kami naghintay ng bus, nakasakay kahit ka. Pero mas maganda sana kung SUV yung sasakyan namin, kasi mabilis lang. Pag SUV kasi mabilis lang, pero medyo mahal lang yung masahe. Konti lang naman yung difference sa bus at saka sa kung mag-SUV ganyan. Pero yun, pero sa akin kasi kung ano lang yung mauna, yun na yun. So yan siya guys, titaan namin kay mamaya. Hey guys, kumain na kami ng tanghalian dito sa Jollibee. Ayan, hindi na nakakita kanina, sobrang gutom namin. Ang dami-dami rin tao kanina. Ngayon na lang luwag-luwag. Ayan, so tapos na akong magpa-check up, and then after nito bibili na lang kami ng mga gamot na pinabili ni Doc. Konti lang naman para kaya na lang, para kay Jade lang at saka yung sa akin. Kasi meron naman ako ng folic acid. Binireseta kasi siya folic acid, pero meron naman ako noon, so hindi na ako bibili ng folic acid, kasi sabi niya okay na rin naman daw yun, yung folic acid na Puritan's Pride. Sinabi ko sa kanya kasi yung brand. Ayan, so sabi niya okay lang naman daw yun, so yung bibilin ko na lang is yung semen capsule guys yung tawag. May reseta naman sa akin. And then
Mamaya. So yun guys, mamaya basta tayo sa bahay. Ayan, kasi maingay dito sa ano, maingay sa Jollibee. See you guys there. Kasama ko si Happy. Sobrang taga niya talaga naghintay, guys. As in, nananakit yung pwet niya. Pero kahit ako din naman nananakit yung pwet ko dahil sa sobrang tagal. Hindi nunguna nila yung mga bagong mga anak. Sige, siguro ayaw din naman nila paghintay na sobrang tagal. So, mas okay na maghintay yung mga bago. Kaya mga mag-check up lang din yan. Pero okay lang din naman sa akin. So, sobrang dami nilang client eh. Kasi naman yung doctor na Obigailin. Yung sinasabi siguro nilang doctor na wala by Thursday pa. Siguro sa ibang ano naman yun guys. Sa ibang doctor naman siya. Pero yung sa Obigailin na doctor is nandyan. So yun guys, sobrang ang tagal ni Happy naghintay. Na boring na siya. Pero ayun, kaya na Jollibee tayo. Bumili kami ng bucket ng Jollibee din Dinitira namin yung iba kasi syempre hindi naman natin mauubos to. Syempre hindi mo tayo. Ayan, busog-busog na kami. Ayan, dinitira namin yung iba sa nasa bahay. Lalo na si Mga. Dahil nagbilin siya na kailangan tirahan ko. Tirahan ko daw na at may pinapabili. Ayan, may pinapabili ang lalo niya. Guys, ayan, nasa bahay na tayo. Good morning. Hindi na ako napag-vlog kahapon nung dumating kami kasi nga ang sakit ng ulo ko gawa ng diba nag-commute kami. Pero okay na yung pa-uwi namin dahil nag-van kami. Kaya hindi masyadong masakit sa ulo. And then sobrang bilis pa nung takbo ng van. Kaya walang problema sa akin. Hindi ako nasuka. Pero uminom pa rin naman ako ng Bonamine bago kami umalis. And din yung kasama ko si Happy. Ay uminom rin siya. And siya talaga yung talagang nasusuka pa rin daw siya. Pero natulog lang din naman siya. And then natulog din ako. So ayun guys, successful naman yung ating pa-check-up, worth it din yung pila ko. Kasi talagang naiintindihan ko lahat ng sinabi ni doctor. Talagang inintindi ko talaga guys. Talagang inintindi ko. Pero sa... Meron kasing doctor ba diba, na pagka nagsasabi siya, parang hindi mo maintindihan yung ganun. Parang basta guys, may ganun. Kasi ganun yung nangyari dun sa una ko na doctor. So kahapon, si Doktora Mayoga, yun yung apelido nila. So, yun guys. Bumili siya ng ulam. Hey guys. Ali guys, mayroong nireseta sa akin yung doctor. Niresetahan niya ako ng folic acid, dapat 5 mg. Iti-take lang siya once a day. Pero ako yung Supuritan spread ko. Okay naman na daw yun. So, hindi ko na binili yung niresetta niya sa akin na Maxiful. Maxiful ba to? Yun, basta yun yung pagkakabasa ko. Actually, okay pa tong sulat ni Doc kasi dun sa una kong doctor na pinag-check upan. So, as in, maganda yung sulat ka kahit pa paano. Ayan, guys. Ayan, so, kay Mr. naman, yung nireseta sa kanya, ang mahal din ng gamot na to. Ayan, semen capsule. So, nabasa ko kasi, kaya siya mahal, semen capsule, dahil made in Thailand siya. So, 60 pieces yung na-recommend kasi 60 pieces yung na-recommend na pinabili sa akin kasi 2 times a day to iinom ni Mr. So, 34 yung kada isang peraso niya. And then, meron pang isa. Ito ay sa akin. Iinumin ko naman to guys sa pangalawang araw ng menstruation ko kapag may dalaw. Ayan. Pagka may dalaw, sa pangalawang araw, dun ko siya iti-take. So, ang mahal nito, talagang namahalan ako sa kanya. Dahil, 99.85 pesos ang isa nito. So, 50 mg siya. At yung pangalan niya, Clomiphene Citrate Covamit. Ayan, yung tawag sa kanya. Pero buti na lang, bali 5 araw ko lang siyang iinumin ng day 2 to day 6. So, 2, 3, 4, 5, 6. So, 5 days ko lang siyang iinumin. And then, bali babalik pa pala kami sa kanila guys kapag fertile ako. So, yung fertile days ko sa ano siya eh, pang 10th day nung diba tapos ka ng menstruation. So, magka-count ng 10
10 days, tapos yung 11, 12, 13, 14, 15, bali limang araw, yun yung fertile days ko. So, pupunta kami doon, babalik kami doon, kasama na yung pagpapasimen ni Mister, and then babalik ako para i-check kung may nangitlog ba, kung nangingitlog ba. Ayan. So, kasi nung yung pa-check up kasi namin, kakatapos ko lang noon. So, by January 11, 12 or 13 kami babalik. Pero babalik kami ng January 11 or 12. Ayan, kasi yun din yung nakalagay dito. And then guys, FBS and TSH. Ayan, so sa laboratory to gagawin. So, nagtanong ako doon sa malapit na laboratory, doon malapit din, sa may, sa isang building lang. So, nagtanong ako. Sabi niya, better daw na gawin kapag pupunta kami doon kasi 1 hour lang naman daw yun. Matatapos na rin naman agad, ma-release na yung result. Kasi, kapag nung nandun ako, kung gagawin ko daw yun, kung example, magpapalab ako, kailangan kasi guys, bago to gawin itong FBS and itong TSH, nirecommend sa akin ni Doc na kailangan mag-fasting muna 12 midnight hanggang 8 a.m. in the morning. Ay, hindi siya pwede munang kumain. As long as hindi ka pa nakaka itong FBS and TSH. So, yun yung suggestion sa akin. Yung sa kay Mister naman, sa magpapa-sperm count siya sa doon sa doctor, yung suggest pala sa akin ni Doc is dapat doon siya gagawin pala talaga. So, pag nagpapa-semen count na, kailangan 3 days na walang contact. So, yun guys, at least meron kayong idea just in case na gusto nyo magpa-check up and then gusto nyo rin si Mister na ipa-sperm count ay magpa-sperm count. Guys, yun yung ating pa-check up vlog. Ayan, ganun kahirap kapag hindi ka makapag-produce kaagad-agad ng baby and kapag hirap ka magbuntis, so kailangan talaga may check up, meron proper na medication, ganyan, kailangan talaga yun sila kasi wala eh, gusto natin magka baby, so syempre nagmamature na tayo kaya ginagawa natin, ginagawa namin. Pero kung bata pa naman kayo, kasi kami bata pa naman kami dati kaya hinayaan lang namin na ay, okay lang. Pero sabi ko sa sarili ko, pagka nakabahay na tayo or kahit paano settled na tayo sa buhay, gusto ko talaga magka-baby kasi syempre patagal na rin kami guys, 8 years na kami, 8 years is 8 years, so syempre para sa amin matagal na yun kasi sa dami ba naman ng pagsubok na pinagdaanan namin sa buhay, so syempre gusto din namin magka-baby, may mag-alaga sa atin pagtanda, di ba may mag-alaga sa amin kasi kailangan natin ng tagabantay na kapag ka lola na tayo, lolo na tayo, pag matanda na tayo. So, syempre, hindi lang tagabantay, di ba? Kahit pa paano pag matanda na tayo, merong sasaro dun sa mga pinaghirapan natin, may magmamahal sa atin, ganyan, di ba? Tsaka iba talaga kapag sarili mo, sa sarili mo lumabas, di ba? Pero, ayun, wala akong against sa mga, guys, sa mga nag-a-adapt kasi choice nila yon. Pero ako mas gusto ko talaga sa sili ko na sana ibigay ni Lord. And sana hindi kami pahirapan na kung mahal-mahal pa naman ng mga gamot, I hope na hindi kami hirapan. Alam nyo, masasabi ko talagang effective yung folic acid na ininom ko ng Puritan Spride dahil noong last time guys na nagpa-check up ako, yung impression sa akin ng aking uterus is anti-flex uterus with proliferative phase endometrium normal ovaries naman. Minimal fluid in the cul-de-sac sac. Ayan, basahin nyo. Ayan. Basta yan siya, yan yung ito yung uterus. And basta guys, yung aking uterus ay hindi normal. Kasi ang normal sa pagkakaalam ko, is antiverted. Yun ang normal. Antiverted ba? Tama. Correct me if I'm wrong. Pero yung sa akin is anti-flex uterus. Ayan. With proliferative phase endometrium. Pero sabi sa akin kahapon ng anong doctor ko na pinag-check upan ko, sabi niya is okay naman doon yung uterus ko. Wala rin siya nakitang
like PCOS, ganyan, or mga cyst, wala. Kasi tinanong ko rin talaga siya. Sabi ko, Dok, wala bang ano? Wala ba akong PCOS or mga cyst sa uterus ko? Sabi niya, okay naman yung uterus mo. Normal naman siya, tamang timing lang talaga. Yan, so, tamang timing lang talaga, guys. Oh my God. Talagang tamang timing. Tapos sa loob ng 8 years, di talaga namin na timingan. Si baby. Ayan, guys. So, kaya naman, talagang nag-ano na, consult na ako and para may proper medication tayo, no? Kasi nga, hindi lahat naman ng tao, eh, basta-basta na lang, baby agad, ganyan. Meron ding mga nahihirapan na magbuntis, katulad ko. Ang talagang pahirapan, talagang kailangan pang pumila ng pagkatagal-tagal. Sobrang tagal talaga, guys, hindi basta-basta ang magka-baby. Kasi akala ko noon, sobrang bilis lang, napakadali lang, iyo magmadali, ganyan-ganyan. Pero at my age, 28, nagmamadali na ako kasi nga, syempre, nagmamature na, pero hindi naman to the point na madaling-madali, ganyan. Kung ibibigay ng maaga, edi mas maganda, di ba? Pero kung, ano, hoping talaga ako na sana ibigyan ni Lord. Ganyan. So, iyon siya. Kaya masasabi ko na effective naman yung iniinom ko na Puritan Spray dahil kagaya na sabi ni Doc, tulad sinabi ko rin sa inyo, normal naman daw yung uterus ko, tamang timing lang. So, ayun guys, kaya tinutuloy-tuloy ko pa rin hanggang ngayon yung pag-inom ng Puritan Spray. By the way guys, itong Puritan Spray na sinishare ko sa inyo is hindi ako nagpo-promote nito guys. Gusto ko mag, anong tawag dyan, affiliate sa TikTok nito, pero wala pa siya sa basket. Hindi ko pa na-add sa basket ko. So, hindi ko talaga siya pinopromote. Sineshare ko lang sa inyo kung ano yung experience ko regarding doon sa product na iniinom ko. So, okay naman siya kasi ang daming man nag-claim na maganda nga daw siya. At ginawan ko naman ng video sa inyo na kung ano yung mga nararamdaman ko. Hanggang ngayon sinisipon pa ako. Pero hindi ito regarding dun sa itiinom ko guys ha. Medyo masakit pa yung ulo ko. And ayun, so far, okay naman. Ayun guys, hanggang dito lang ang aking vlog. Sana panoorin nyo pang ating mga susunod pa nga na mga vlog. And maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga latest video. See you on my next vlog.